So TNT tsaka NLEX, no, maganda yung laro, yung simula ng NLEX, bumigay on Asi Taulaba sa jersey retirement. Yung dalawang teams na pinaglaruan niya at the most naglaban. So, hindi natin maialis yun na very emotional game siguro to for them, no? Maganda yung simula ng NLEX pero yung TNT maganda yung huli. Nagkaroon ng suporta si RSJ, no? Nagkaroon ng suporta dahil sumusona yung NLEX the whole game. So, nung huli, medyo nahirapan na si NLEX. Pero dahil pumutok itong si Calvin Oftana, yung mga tira ni Calvin Oftana sa labas is pumasok. So, pinagbayad niya yung sona nung NLEX. Kasi, kaya nagsusona yung para ma-eliminate yung inside game ng TNT. So, nung una, nahihirapan yung TNT kasi hindi pumapasok yung tira nila. So, yun yung sinasabi natin. Ang 3-point shot is okay pag pumapasok. Pag hindi siya pumapasok, mahirap sa depend, mahirap para sa isang team pag hindi siya pumapasok. Kasi mag-i-stay lang sa zona yung And then, syempre, pag naging man-to-man na yung depensa, alam naman nating may laban na yung TNT pag man-to-man na yung defense. Dahil marami silang individual players with better individual skills. O, yung bata natin dito, si Kim Aurin, di ba? O, may 3-point shot, may steal, may depensa, may steal, and then tip dunk. Almost a dunk. So, laking adas 2A yan, kaya dapat ipagmalaki yan. So, yun na lang yun. Diba? Ganun talaga. Sa basketball, minsan pangit simula mo, biglang gaganda. Minsan naman, ang ganda ng simula mo, sa huli, nagko-collapse. So, ganyan ang basketball. At kahit sa volleyball, ganyan din. Ganda yung first 2 sets mo. And then, pagdating ng next 2 sets, ikaw naman yung nasa ibaba hanggang dumating yung 5th set, nagkatuloy-tuloy. Yung momentum mo na negative, nagtutuloy-tuloy. Pero in fairness to NLEX, yung mga players nilang bago, yung si Enoch Valdez nakatulong, si John Nermal nakatulong. Yun din kasi dahil marami silang bagong player, siguro yung chemistry-wise, medyo nag-a-adjust pa sila. So, yun lang po.